morning! Welcome sa FeedPro TV. Hindi lamang ang mga individual na magbababoy ang natutulungan na ng FeedPro. Sa katunayan, may mga grupo o kooperatiba na may mga alagang baboy ang natutulungan ng magandang kalidad ng FeedPro Feeds. Ano-ano nga ba ang magandang naidudulot ng FeedPro Feeds sa mga alagang baboy at paano ito nakakatulong sa negosyong pagbababoyan ng mga kooperatiba? Sa episode natin ngayong araw, ating bibisitahin ang ating mga kaibigan mula sa Balaong Vegetable Farmers Multipurpose Cooperative sa San Miguel, Bulacan upang alamin ang mga naging problema nila sa pag-aalaga ng baboy at kung paano nila ito nalampasan o napagtagumpayan gamit ang FeedPro Feeds. Ang aming pong kooperatiba ay nagsimula noong taong 2007. Nang una po ito ay isang farmer association na kung saan ang mga kasapi po nito ay mga magugulay at saka magpapalay. Layunin po ng aming kooperatiba na maiangat ang kabuhayan ng mga kapamagsaka. Sa paggugulay po, ang aming pong co-op ay hindi naging sapat po ang kinikita para itustos sa pang-araw-araw na financial na pangangailangan ng bawat miyembro. Kaya po naisipan ng aming kooperatiba na humanap ng isang pandagdag na pagkakakitaan. Inisip po ng co-op namin na pag-aralan kung ang pag-aalaga ba ng baboy ay magiging akma para pasukin ng aming kooperatiba. At sa pag-aaral po namin, tama ito sa lugar ng operasyon ng aming kooperatiba. Sa una po namin pag-aalaga ng baboy, marami po kaming na-experience dyan. Unang-una po, dahil po sa una namin pag-aalaga, wala po kaming masyadong kaalaman, maliban po sa pag-aalaga ng katulad sa native. Sa ganun po, ang naging ko namin doon, mapakaliit po ng naging kita namin. Katulad din pala ng ating mga ibang kaibigang nag-aalaga ng baboy, ang Balaong Cooperative ay nagkaroon din ng mga problemang kinaharap sa kanilang pag-aalaga. Bago natin malaman kung paano nila ito napagtagumpayan, ay pakinggan muna natin si Doc Randy kung paano-anong tulong ang mga maaaring ibigay ng FeedPro sa kooperatiba. Nagsimula po ang suporta natin sa Balaong Vegetable Farmers Multipurpose Cooperative noong June 30, 2016. Binigyan po natin ng suporta, unang-una po, mga seminar. Tinuruan din po natin silang gumawa ng tamang sukat ng mga kulungan. Binigyan po natin sila ng libreng mga bitamina para sa kanilang mga alagang baboy. Sa tingin ko po, nakatulong ng malaki sa kanila kasi po nabigay natin sila ng mga dapat nilang pamamaraan para sa pag-aalaga ng baboy. At nadadalaw din po natin yung mga babuya nila, yung pong mga iba. Mayroon na pong sarili-sariling mga individual na alaga ngayon. Yung mga byproduct po ng PIGS o yung kulungan na pinaggamitan ng pinag-alagaan ay nagagamit po nilang abono sa kanilang mga halaman. Isa po iyon at isa pa po, dumami po ang miyembro na ngayon po ay nakikinabang sa negosyong pagbababoy. Isa pa po ay nakapagbebenta ng FeedPro sa kahit hindi miyembro at nagsisilbing karagdagang kita ng kooperatiba. Makakaasa po kayo sa patuloy naming suporta at makakasama niyo po ang FeedPro sa inyong pagunlad. At ngayon ay pakinggan naman natin kung kailan at paano nasolusyonan ng kooperatiba ang mga naging suliranin ng kanilang negosyong pagbababuyan at kung ano-ano pa ang kanilang mga plano upang mas mapalago pa ang kanilang negosyo sa tulong ng FeedPro. Ang membro po ng aming kooperatiba ay malaki ang natutunan sa mga seminar na pinagkaloob ng FeedPro. Unang-una po, nalaman po nila na ang nutrisyon ay malaking ang kinalaman sa pag-aalaga ng baboy. Unang-una po, kung ang dati na pinapakain namin ng baboy namin ng mababa na klase ng feeds, hindi po nagiging sapat yung paglaki nito. Pangalawa po sa management, na ituro sa kanila ang tamang pamamaraan kung paanong mag-alaga sa kalinisan, kung paano po ito mapalalaki ng tama. Nakita po namin na ang FeedPro ay kakaiba po sa ibang una namin nagamit na feeds kasi po, unang-una po, ito po yung feeds na walang halong antibiotic, wala po siyang kemikal.
At yung pong tinatawag natin na animal byproduct, wala po sa sangkap na ganun, na sinasangkap po sa ibang feeds. At ito po ang feeds na natural po. Ayun, unang-una po, masaya ako dahil yung babuyan ko ang nagawang babuyang walang amoy information center. Yung mga member po namin, madali kong mahikayat na ito yung gamitin dahil ito yung magandang technology sa pagbababoy. Ayun, sa ngayon po, ang aming kooperatiba ay patuloy na sinisika para maging maunlad ang pagbababoyan. Sa katunayan po, ang aming pong co-op ngayon ay tinututukan ang tungkol sa pagpapataas ng lahi ng baboy. Doon po sa binigay na trainings and seminars, malaki po na itulong sa amin. Kumbaga, bilang kami isang backyard lang na masasabi, malaki po yung naibigay po na tulong. Naging aware kami doon sa mga sakit, sa mga kailangan gawin doon sa alaga namin. So doon po sa PIGPRO, bali po sa doon po sa paraan po ng pagpapakain nila, mas less po yung trabaho, mas maganda yung epekto. Kasi po doon sa fermentation ng pagkain, doon sa absorption, doon po siya mas maganda. Sa performance po, maganda po yung performance niya. Halos po, kung pong maganda yung magiging condition niya sa biik, ala pa pong 4 months, maididispose na. Nakikita ko yung paglaki nila talagang mabilis at saka maganda po. Medyo proportion po talaga yung itsura ng mga baboy. Hindi ka tulad nung sa una naming mga pag-aalaga na talagang balikatan yung paano namin hahanap kami ng mga pamamaraan kung paano mga injectables o vitamins. Dito po nakikita namin kumpleto yung sangkap ng PIGPRO. Kaya ginhawa kami at nakikita namin kung paano kumita sa PIGPRO. Sa huli po ay nagpapasalamat din kami sa PIGPRO dahil ito po ang isa sa naging daan po para maging tuloy-tuloy yung pag-unlad ng aming kooperatiba. Kaya po sa management, sana po patuloy ninyo kaming suportahan at gabayan sa larangan ng pag-aalaga ng baboy. At ito po ay malaki ang maitutulong, hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng ating kababayan na pinapasok ang pagbababoy. Ngayon ay nalaman na natin na hindi lang pala sapat na may kaalaman kang teknikal sa pag-aalaga ng baboy. Napaka-importante rin pala na isaalang-alang ang uri ng pagkain upang maging successful ang pag-aalaga ng baboy. Dahil sa mataas at maganda ang kalidad ng PIGPRO, ang mga baboy ng Balaong Co-op ay lumalaking mabigat at maganda ang karne. Kaya naman, ang oras at pagod na inilaan sa pag-aalaga ay natutumbasan ng magandang kita. Para sa mga grupo o organisasyon o kooperatiba na may mga negosyong babuyan at gustong sumubok o gumamit ng PIGPRO, maaari ninyo kaming tawagan o i-text sa mga numerong na nababasa ninyo sa inyong TV screen. Ako po si Rod Soberano ng Pro Natural Feed Corporation. Para sa matagumpay na negosyong pagbababuyan, gumamit ka ng PIGPRO!